morning po sa ating lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 265 na po. Isang daang episode na lang, matatapos na tayo. Kaya patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-pisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Itutuloy pa rin natin ang mga kwento at mga dokumentadong propesya ni Propetang Isaiah. Tara na at basahin na natin ang chapters 39, 40, and 41 from verses 1 to 16. Tara! Nang panahong iyon, nabalitaan ng hari ng Babylonia na si Merodach Baladan na anak ni Baladan na gumaling si Hezekiah sa sakit nito. Kaya nagpadala siya ng sulat at mga regalo sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya. Ang mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas at ang iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaiah kay Haring Hezekiah at nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong iyan at ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah, pumunta sila rito na galing pa sa Babylonia. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Isaiah kay Hezekiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sinabi ng Panginoon. At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ang akala ni Hezekiah ay hindi yun mangyayari sa panahon niya, kundi magiging mapayapa at walang panganib sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya kay Isaiah, maganda ang mensahe ng Panginoon na sinabi mo sa akin. Sinabi ng Diyos, palakasin at pagaanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, sapagkat pinarusahan ko sila ng husto sa lahat ng kasalanan nila. May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao. Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Tambakan ninyo ang mga mabababang lugar, patagi ng mga bundok at burol, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kapangyarihang presensya ng Panginoon at makikita ito ng lahat. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. May nagsabi sa akin, mangaral ka. Ang tanong ko naman, anong ipapangaral ko? Sinabi niya, ipangaral mo na ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipan ng hangin mula sa Panginoon. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kayong mga nagdadala ng magandang balita sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umakyat kayo sa mataas na bundok at isigaw ninyo ang magandang balita. Huwag kayong matakot. Sabihin ninyo sa mga bayan ng Juda na nandyan na ang kanilang Diyos. Dumarating ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at mag-ahari siya na may kapangyarihan. Dumarating siya, dala ang gantimpala para sa kanyang mga mamamayan. Aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kinakarga niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. Sino ang makakatakal ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang mga palad? O makakasulat sa langit sa pamamagitan ng pagdangkal nito?
sino ang makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang lalagyan o makakapagtimbang ng mga bundok at mga burol? Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ng Panginoon o makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan at sino ang nagturo sa kanya ng tamang pagpapasya? Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman o nagpaliwanag sa kanya para kanyang maunawaan? Wala. Para sa Panginoon, ang mga bansa ay para lamang isang patak ng tubig sa timba o alikabok sa timbangan. Sa Diyos, ang mga pulo ay parang kasinggaan lamang ng alikabok. Ang mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat na ihandog sa kanya at ang mga kahoy doon ay kulang pang panggatong sa mga handog. Ang lahat ng bansa ay baliwala kung ihahambing sa kanya. At para sa kanya, walang halaga ang mga bansa. Kaya kanina ninyo maihahambing ang Diyos? O saan ninyo maitutulad? Maitutulad ba niyo siya sa Diyos-Diyosang inukit ng tao at binalutan ng ginto ng platero at pagkatapos ay nilagyan ng mga palamuting pilak kwintas? O sa matitigas na ribultong kahoy na hindi basta nabubulok na ipinagawa ng taong dukha bilang handog? Ipinagawa niya ito sa magaling umukit para hindi bumuwal. Hindi niyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Nilikha ito ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas ng mundo. Sa paningin niya, ang mga tao sa ibaba ay parang mga tipaklong lamang. Iniladlad niya ang langit na parang kurtina o parang isang tolda para matirhan. Inaalis niya ang kapangyarihan ng mga pinuno sa mundo at ginagawang walang kwenta para silang mga tanim na bagong tubo na halos hindi pa nagkakaugat. Hinipan sila ng Panginoon at biglang nalanta at tinangay ng buhawi na parang ipa. Sinabi ng banal na Diyos, "Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Meron bang katulad ko?" Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha ng mga bituin iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, bakit kayo nagrereklamo na ang inyong mga panukala at ang mga karapatan ay binabaliwala ng Diyos? Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nalulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Chapter 41:1-16. Sinabi ng Panginoon, "Kayong mga mamamayan sa malalayong lugar, tumahimik kayo at makinig sa akin. Kayong mga bansa, lakasan ninyo ang inyong loob. Lumapit kayo sa akin at sabihin ang inyong mga reklamo. Magtitipon-tipon kayo at pag-usapan natin ito. Sino ang nagpadala ng isang tao mula sa silangan at nagbigay sa kanya ng tagumpay sa pakikipaglaban? Saan man siya pumunta? Sino ang nagpasakop sa kanya ng mga hari at mga bansa? Winasak niya ang mga bansa at pinatay ang mga hari nito sa pamamagitan ng espada at pana. At ang mga ito'y naging parang mga alikabok na tinangay ng hangin. Hinabol niya sila at walang humarang sa kanya kahit sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat na mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Ako ang Panginoon ay naroon noong sinimula ng mundo at naroon din ako hanggang sa katapusan nito. Nakita ng mga tao sa malalayong lugar ang aking mga gawa at nanginig sila sa takot. Nagtipon sila at ang bawat isa ay nagtulungan na magpalakas sa isa't isa. Ang mga karpintero, platero at ang iba pang mga manggagawa na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay nagpalakas sa isa't isa na nagsasabi,
Maganda ang pagkakagawa natin. Pagkatapos, ipinako nila ang ginawa nilang ribulto sa lalagyan nito para hindi mabuwal. Pero ikaw, Israel, na aking lingkod at pinili na mula sa lahi ni Abraham na aking kaibigan. Tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita, kahit na maliit ka at mahina. Huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Makinig ka, gagawin kitang parang bagong panggiik, matalim at maraming ngipin. Gigiikin mo at dudurugin ang mga bundok at burol. Gagawin mo ito na parang ipa. Tatahipan mo sila at tatangayin sila ng hangin. Ikakalat sila ng malakas na hangin, pero ikaw ay magagalak sa Panginoon. Magpupuri ka sa banal na Diyos ng Israel. Uumpisahan na po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ano naman kaya ang nilalaman ng liham na ito? Tara na at basahin na natin ang unang chapter ng Efeso. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Mahal kong mga pinabanal na Efeso, mga matatapat na nakay Kristo Jesus. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaganan niya tayo para maging ang mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-manghang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon. At ang mga plano niya ay pag-iisahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban at ayon sa mga plano niya noong panguna. Pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbibigay puri sa Kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya niyo sa ating Panginoong Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo at lagi ko kayong ipinapanalangin. Hinihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. Ipinapanalangin ko rin
na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaga ng pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihang ding ito ang ginagamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ninuman, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niyang pangulo ng lahat para ikabubuti ng Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang Iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo ng lahat. Sa pagwawakas ng episode sa araw na ito sa Kabikaan, nasa chapter 23 pa rin po tayo at babasahin na po natin ang verses 26 to 28. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay, sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo katulad ng malalim at makitid na hukay, para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima at siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng pinakamakapangyarihang Diyos na buhay. Nandito muli ako bukas at sana'y kita-kits tayo. Bye!